Sammy Recap here. Mga dambuhalang halimaw na tinatawag na kaiju ay nagsimulang lumitaw sa ibabaw ng mundo. Ang gobyerno ng Japan ay itinatag ang organisasyong SSSP para pigilan ang mga panganib na ito sa sangkatauhan. Isang misteryoso na nilalang naman na tinawag na Ultraman, ang nagpakita para iligtas ang mga tao laban sa mga halimaw. Sa malapit na hinaharap, nagsimulang naglipa na ang mga halimaw sa bansang Hapon at pinipigilan ito sa pamamagitan ng armas ng sandatahang militar. Napapas lang naman ng militar ang mga ito pero sa hindi malamang dahilan, marami pa rin nagpapakitang ibang mga kaiju. May isang kaiju ang napadpad sa isang probinsya, at nilusob nito ang istasyon ng kuryente na ikinatakot ng mga residente dito at sinimulang mag-evacuate. Ang sandatahang militar ay nagtayo ng kampo malapit sa lugar para i-monitor mga kilos nito. Ang halimaw ay patuloy sa pagwasak ng bayan at napansin nila na nagagawa rin itong maging invincible. Pinuntahan din nito ang isa pang istasyon ng kuryente at nakita nilang kinakain ang electricity supply ng istasyon. Naging dahilan din ito para maging agresibo pa lalo ang halimaw sabay winasak din ang mga paligid nito. Ang sandatahang militar ay sinimulang umatake ng missile sa halimaw pero napansin ito ng kaiju at tinira ang mga ito gamit ang kuryente sa mga sungay. Sa gitna rin ng kaguluhan, napansin ng isang specialist na meron pang isang bata na naiwan sa lugar kaya nagdesisyon siyang lumabas para tulungan ito agad. Nagkagulo ang research team nang may namataan silang papalapit na bagay mula sa himpapawid at diretsyong bumagsak ito sa kaiju na nagpatalsik din ito sa malayo. Gumawa rin ito ng malakas na aftershock sa lupa kaya prinotektahan ni Shinji ang bata pero nahagi siya ng malaking bato. Pagkatapos ay may isang malaking titan ang nagpakita sa gitna ng usok na tinawag nilang Ultraman. Inatake ito ng halimaw gamit ang electric beam nito pero mukhang hindi umeepekto sa nagpakitang titan. Ilang sandali nagsimulang maglakad si Ultraman papunta sa kaiju habang sinisipsip lang ang kuryenteng binabato sa kanya. Natakot bigla ang halimaw at nagmadaling umatras para maging invincible sa katabing burol. Itinaas na ngayon ni Ultraman ang kanyang kamay habang napansin ng research team ang pagtaas bigla ng enerhiya sa katawan ng Titan. Nagpalabas na ngayon ng energy beam itong si Ultraman na ikinawasak lahat ng dinaanan nito kasama na rin ang paligid ng bundok. Tinamaan ang kaiju na nagtatago. Pagkatapos ay sumabog ito at gumawa ng shockwave sa kapaligiran. Sa sobrang lakas ng energy beam, nabutas din ito ang buong bundok. Pagkatapos iligtas ni Ultraman ang mga tao sa bayan, lumipad ito diretso sa himpapawid hanggang sa tuluyan na itong nawala. Salamat din sa kanya, nakaligtas si Shinji at ang bata sa kapahamakan. Kinabukasan may bagong specialist na ipinatawag ang SSSP na ang pangalan ay Asami. Nakipagkaibigan siya sa lahat ng mga co-workers niya pero napansing suplado ang isa sa kanila, itong si Shinji na malamig ang trata sa kanya. Ipinatawag ulit ang grupo dahil sa muling pag-atake ng pangalawang halimaw at ang sandatahang militar ay malapit din na nakabantay. Minonitor nila ang paparating na kaiju at napag-alaman nila na papunta ito sa kalapit na nuclear station at gustong kainin ang nuclear waste nito. Ang halimaw ay patuloy sa paghukay sa ilalim ng lupa at ang tulong mula sa mga Amerikano na isang fighter jet ay tinira ng bomba ito. Nagpakita mula sa lupa ang kaiju na parang walang naging epekto mga bomba dito, at nagsimulang maglakad sa kabundukan. Nagdesisyon ang grupo na puntahan ito ng malapitan pero napansin ni Asami na nawawala si Shinji. Makikita na ngayon na tumatakbo sa gubat itong bida at inilabas ang device para mag-transform bilang tagapagtanggol ng mundo na si Ultraman. Nagulat ang mga tao na nakita nila muli ang Titan na nilalang. Samantala ang kaiju ay abala sa pagkain ng nuclear waste at hindi na malayang nilusob siya ni Ultraman at umikot-ikot sa ere sabay sinipa ito papunta sa himpapawid. Gumanti ang halimaw gamit ang umiikot nitong ulo hanggang sa tinutulak nito ang bida sa pader. Patuloy itong umaatake pero naiilagan ito ni Ultraman at nabubutas lang ang pader. Nagalit ang kaiju at pinakita na ngayon nito ang pinakaulo. Sabay nag-charge ito ng malakas na enerhiya at nagpalabas ng particle beam direkta kay Ultraman. Ang armor ng bida ay yari sa materyales na kayang i-absorb ang mga ganitong atake, kaya may kumpiyansa itong lumalapit ngayon sa halimaw. Sinuntok ito ng bida sa mukha at nawalan ito ng malay. Pagkatapos ay binuhat niya ito at dinala na sa himpapawid. Nakita ito ng mga tao at nakumpirma, nakakampi ng sangkatauhan si Ultraman. Nagbalik muli ang grupo sa kampo nila at doon nila nakita ulit si Shinji. Nung sumunod na araw, pinag-aralan nila ang mga datos ni Ultraman kasabay ng pagiging viral din ito sa internet. Nagulat ang lahat na nawalan ng kuryente ang high-tech nilang pasilidad at sa gitna ng dilim, nagpakita ang isang misteryosong nilalang na si Zarab.
Ipinaliwanag nito na galing siya sa advanced na sibilisasyon at nais ding magbigay ng tulong sa mundo. Humiling ito na gusto niyang makausap din ang Prime Minister ng Japan. Kasunod nun, nakipagkita ang leader ng bansa sa nasabing Zarab at nakipagkasundong makipagtulungan dito gamit ang teknolohiya ng mga alien. Nalaman ito ni Shinji pero wala siyang tiwala kay Zarab kaya plano nitong sabihan ang mga kasamahan. Paalis na sana siya pero nagpakita itong si Zarab at nagsabi ito ng totoo sa kanya na wala dapat na tao na mabuhay sa planetang sasakupin nila. Pagkatapos ay pinatulog at dinakip niya rin si Shinji. Samantala, tinawagan ang grupo at nalaman nila na si Ultraman ay umaatake sa kalapit na syudad. Kaya ang sandatahang militar ay sinimulang pasabugan ng Titan, pero wala itong epekto kay Ultraman. Sa isang abandonadong gusali, ay nakagapos si Shinji at ginising siya ni Zarab. Sinabi niya na maniniwala na ngayon ang buong mundo na kalaban talaga si Ultraman at mapipilitan humingi ng tulong ang mga tao sa amin. Nagpakalat din siya ng mga viral na video na nagpapakita na si Shinji ang tunay na Ultraman. Hindi alam ng kalaban pero ipinaiwan niya ang kanyang device na beta capsule sa kagrupo niya na si Asami na naghudyat na nasa panganib si Shinji. Humingi ng tulong ang babae sa kaibigan niyang detective at natunton nila ang kalaban dahil sa espesyal na tinta na iniwan ni Shinji sa lupa para masundan sila. Kasunod ay matapang na pinuntahan ni Asami ang gusali at tinulungan si Shinji sa pagkakagapos. Ibinigay niya rin ang device sa kanya at nagsabing pigilan daw niya ang impostor na Ultraman sa syudad. Bigla namang may kumuha sa kanila at nadakip ang babae ng impostor na kalaban sa labas. Ginamit na ngayon ni Shinji ang device, at nagsimulang magbago ng anyo para tulungan si Asami. Sinipa agad ni Shinji ang kamay ng kalaban na siyang nagpahagis sa itaas kay Asami pagkatapos ay sinipa rin niya ang impostor. Sinalo ni Shinji ang babae at nilapag niya rin ito sa lupa. Nagpatuloy ang laban ng dalawang Titan at lumalamang na ngayon ang bida. At sa huling atake, tinira ng particle beam ni Shinji ang impostor na siyang nagpatalsik nito sa ere at tuluyang natalo niya ang kalaban. Nagulat naman siya nang magbago ito ng anyo at naging si Zarab sabay inatake rin siya nito ng sarili nitong ionic lasers. Nagkaroon ito ng pagkakataong tumakas sa himpapawid pero sinundan siya ni Ultraman at hinabol sa ere. At sa pangalawang pagkakataon, tinira ulit ni Shinji ng particle beam niya ang kalaban at sumabog ito sa kalawakan. Kinabukasan kahit na niligtas niya ang sangkatauhan, tinuturing pa rin siyang wanted ng gobyerno sabay sinuspende rin sa trabaho ang mga kasamahan niya. At ang malala pa neto, nakakuha rin sila ng masamang balita at madali silang lumabas para makita ito. Nakita nila na may isa pang higanteng naglalakad sa syudad sabay nagulat sila nang malaman nila na si Asami ito. May pakiramdam silang hindi ito ang tunay na Asami dahil mukhang parang wala ito sa sarili, at hindi rin ito pinapansin ang mga tawag sa kanya ng mga kasamahan. Ilang sandali, itinaas nito ang kanyang siko sabay hinambalos ang bintana ng isang gusali. Inangat din ito ang paa pero bigla itong tumigil nang may narinig silang misteryosong boses na sinasabing, isang demonstrasyon lang ito na hindi lang si Ultraman ang kayang maging Titan. Pagkatapos ay umikot ang higanteng babae sabay bumagsak ito sa lupa at nawalan din ng malay. Kinagabihan, iginapos ito ng mga otoridad kung sakali mang maging agresibo ulit ito. Hindi naman malaman ng kagrupo niya kung paano ulit siya babalik sa normal nitong sarili. Nakakagulat namang may ikatlo pang panibagong alien ang lumitaw sa likod nila pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang presensya niya. Lumabas sila at napag-alaman din na siya ang dahilan kung bakit naging higanteng babae si Asami. Ang alien na ang pangalan ay Mephilas, ay ipinakita ang malaking device na katulad sa teknolohiya ni Ultraman para maging Titan ito. Pinindot niya na ngayon ang aparato at bumalik na sa dati nitong anyo si Asami ulit. Nagkamalay si Asami pero wala siyang ideya kung bakit siya natutulog sa gitna ng kalye. Kinausap din ni Mephilas ang mga leader ng bansa para ialok ang teknolohiya niya para gamitin din ng sandatahang militar. Pero hindi ito para ipanlaban sa mga dambuhalang halimaw, sinabi niyang para gamitin daw ito para sakupin ang buong mundo. Binalaan din niya ang mga tao na baka rin daw atikihin sila ng mga ibang malalakas na lahi sa outer space. Walang duda namang pumayag agad ang Prime Minister sa inaalok ng alien. Natagpuan din ni Mephilas ang bida sa isang parke at sinabing alam din niya kung paano naging Ultraman si Shinji. Pinakita yung dating may bumagsak na meteorite sa mundo, at aksidente namang napas lang ang tunay na Shinji sa pagsabog nito. Subalit, ang alien na dumating na yon, ay nagdesisyong buhayin muli ang nakahimlay na katawan ni Shinji. Pinagbabawal daw ito sa batas ng kanilang planeta ngunit napatunayan din ito na pwedeng gamiting armas ang beta capsule sa mga tao sa lupa.
Ngayon, plano na ni Mephilas na gamitin ang mga tao para bumuo ng sarili nitong hukbong sandatahan gamit din ang aparato. Ayaw ni Shinji na mangyari ito at pipigilan daw niya siya kung kinakailangan. Kinabukasan ang mga lider ng bansa ay nagpulong para pirmahan ang kasunduan na gawing bagong Prime Minister ng bansa si Mephilas. Pagkatapos ay ibinigay na ni Mephilas ang malaking beta box sa kanila, nang bigla namang may kumuha nito sa harap ng lahat. Pinakita na si Ultraman pala ang kumuha nito para pigilan ang masamang plano ng nagpapanggap na alien. Nadismayado si Mephilas sa kanya at binago nito ang kanyang anyo na naging higanteng alien rin. Umatake agad si Ultraman at tinira niya ito ng slicer blade niya, pero madali lang itong nailagan ng kalaban. Lumundag si Mephilas at sinipa niya agad si Ultraman papunta sa gusali. Gumanti ang bida ng signature niyang particle beam pero napigilan ito ng electric laser din ng kalaban. Habang tumatagal, ay natatalo lang ang kapangyarihan ni Ultraman hanggang sa napapausog siya nito. Pero may napansin si Mephilas sa malayo na may nagbabantay sa kanila kaya nagdesisyon siyang itigil na ang laban, sabay sinabi ding hindi na siya interesadong sakupin na ang mundo. Ang buong akala ni Ultraman ay sumuko na lang ang kalaban kaya ibinalik na rin sa kanya ang kanyang beta box. Nawala pagkatapos si Mephilas na parang bula sa harapan niya. Nagpaalam din si Ultraman sa mga kasamahan niya dati at tuluyan ding naglaho sa ere. Bumalik si Shinji kung saan nakahimlay ang tunay niyang katawan at pinag-isipang mabuti kung tama ba ang ginawa niyang paghiram sa katauhan nito, para magamit lang ang beta capsule. Sabay may nagpakitang muli na panibagong alien na kalahi din niya na ang tawag ay Zophie, at inaaresto niya si Shinji sa paglabag ng batas nila sa pagdala niya ng nasabing aparato. Ipinaalam din nito na wawasakin din niya ang buong planeta gamit ang Zeton, dahil sa nakitang panganib nito na mangyayari kung gagamitin ng sangkatauhan ang aparato din nila. Iba naman ang opinyon ng bida dahil sa naranasan niyang may mga mabubuting tao dito na may karapatang mabuhay. Ngunit tuloy pa rin ang plano ng Zophie at pinakawalan nito ang kanyang device lagpas ng kalawakan, na agad namang nagbago ng anyo at naging higanteng robot sa labas ng mundo. Lahat ng tao sa mundo ay nagtataka kung ano ang misteryosong bagay sa langit. Nagbalik muli si Shinji sa mga kagrupo niya at ipinaliwanag na ang Zeton na nasa kalawakan ay isang malaking armas na kayang wasakin ang mga planeta. Dinagdag din niya na kahit ang nuclear missile ng mga tao ay hindi magagawang pigilan ito. Nag-iwan ng datos si Shinji sa kanila at nagpaalam kay Asami para harapin ang Zeton mag-isa. Lumipad na ngayon si Ultraman papunta sa kalawakan at sinimulang umatake sa higanteng robot. Nagbato rin siya ng napakaraming slicer blade sa kalaban pero hindi natinag ito sabay gumanti ang robot sa kanya ng napakaraming lasers, at hindi makapalag ang bida dahil sa sobrang lakas nito. Ginamitan din ni Ultraman ang barrier shield niya at pilit na iniilagan ang mga lasers pero sa bandang huli ay napuruhan ang bida at nahulog siya pababa sa mundo. Nawalan din siya ng malay habang bumabagsak siya sa ere. Sa kabutihang palad ay nabuhay pa rin si Shinji pero nasa malala siyang kalagayan. Nalaman din ng mga leader na hindi nagtagumpay si Ultraman kaya nawalan na rin sila ng pag-asa para iligtas ang sangkatauhan. Nagsimula nang mag-ipon ng enerhiya ang higanteng robot para wasakin na ang mundo pero hindi pa rin sumusuko ang mga grupo niya. Para pag-aralan ang naiwang datos ng bida sa kanila at gamitin ito para ipanlaban sa robot. Nakipag-usap din sila sa ibang mga iskolar ng mundo at nagdesisyon sila na magbukas ng portal sa kalawakan sabay ibato ang kalaban sa ibang dimensyon. Eksakto namang nagkamalay muli itong si Shinji at sinabi sa kanya agad ang plano nilang gagawin. Nakailangan nila si Ultraman para magbukas ng portal sa kalawakan subalit may posibilidad na makasama siya sa portal ding yun. Mabait itong si Shinji at sinabi na handa siyang magsakripisyo para mailigtas ang napakaraming buhay dito sa mundo. Nagpaalam na muli sa kanila ang bida sa huling pagkakataon sabay nagbago siya ng anyo at naging si Ultraman. Dumiretso na siyang lumipad sa kalawakan at ginamit na agad ang device para buksan ang portal sa ibang dimensyon. Buong tapang niyang hinarap ang robot at nawasak din niya ang barrier ng kalaban hanggang sa may padala niya ito sa walang hanggang kadiliman na tinatawag na black hole. Nawasak niya ang robot pero nahihirapan siya na makatakas papalayo sa humihilang portal, at sa kasamaang palad ay tuluyan siyang nahulog dito. Napaiyak ang mga kaibigan sa kabayanihang ginawa ni Ultraman. Bawat isang magandang bagay na nangyayari sa ating buhay, lahat ay may kapalit, walang libre. Pero lahat ng pinaghihirapan natin ay may oportunidad at aral na kaakibat nito. Kapag may nangyayaring masama sa atin o hindi inaasahan na mangyari, ay lagi mong tanungin sarili mo, ano ang natutunan mo?
Tandaan na ang mga puno ay nawawala ng mga dahon bawat taon at sila ay nakatayo pa rin, dahil may mas magandang araw pang darating. Mag-subscribe para makapanood ng mga video na katulad nito. I-click mo rin ang notification bell. At mag-iwan din ng like para makatulong sa channel. Salamat sa panunood, kaibigan.